Yo, what's up mga kadaldal? Welcome back to my vlog. Good morning! Today mga kadaldal is July 4. Alam, may kasalanan ako. Kasi yung ginawa akong video kahapon kay San Juan Julian Amard. Ano pala yun? August 2. August 2 pala siya na santo. Bali, ang santo pala natin kahapon, August 3, si Santa Lydia Porporaria. So, gagawa na ako ng katalambuhay niya na vlog mamaya. Kasi, hindi ko kasi napansin, yung libro pala, sa isang araw, mayroon dalawang santo. So, hindi lang pala isa. So, hindi ko napansin na pwede palang sa isang araw, dalawang santo ang may talambuhay. Hindi ko napansin, sorry naman. Kaya, yung August 3, ang santo pala natin doon ay si Santa Lydia. Yung August 2, si San Eusebio at si Bercely at San Juan, Julian Amard pala ang santo ng August 2. So, pero gagawin ko ngayong vlog ay sa August 4. Mamaya, balikan natin si Santa Lydia. Sorry po, Santa Lydia. Nakalimutan ko. Siya pala yung August 3. So, mamaya, kasi gagawa muna ako ngayon for August 4. So, let's go tayo sa santo ng August 4. Hindi ko napansin na duling talaga ako. So, let's go sa August 4 na santo. Isa, ang ating talambuhay ng santo ngayon ay si San Juan Maria Vianney. Ayoko kung tama yung pagka-pronounce ko dito ha. Vianney o Vianney. Ayan ang spelling. Ito. Ang talambuhay niya ay maraming bagay na paniwala, maraming bagay na paniwalaan. Dili ang nangyari sa buhay ng pintakasing ito ng mga kukura paroko. Muntik na siyang hindi makapagpari dahil sa kahinaan ng utak. Si Juan Maria Vianney, anak ng isang magbubukid, ay ipinanganak noong Mayo 8, 1789 sa Dardile, malapit sa Lyons. Noon ay kasalukuyang magulo sa Pransya. Siya ay nakuhang maging sundalo, subalit nagkasakit at nagtago. Ang unang parokyang kinadistinuhan niya ay ang maliit na bayan ng Ars sa may 250 kaluluwa lamang. Di mabubuting katoliko ang mga tao roon na nagumon sa sugal, sayawan, paglalasing, at iba pang kasamaan. Dahil dito, si Vianney ay nanalangin at nagpakasakit ng walang humpay sa ikapagbabalik loob ng kanyang parokya. Nagturo siya ng katesismo sa mga bata at matatanda. Sinugpo ang pagsasayaw at ang pagbibihis ng malaswa sa mga kabataan. Dinarayo siya ng maraming taong galing sa iba't ibang bayan upang magkumpisal at humingi ng payo. Sumalangit siya noong 1859. Wow, ganda ng kanyang talambuhay, ano? Hindi niya ina-expect na magiging pari pa siya kasi medyo slow ang kanyang brain. Pero naging pari siya. At napunta pa talaga siya doon sa mga masamang tao, sa mga hindi mabubuting katoliko. So, na mayroong, 250 kaluluwa lamang. Ayan. So, hindi ko alam to. Maliit na bayan sa Ars na may 250 kaluluwa lamang. So, siguro 250 na mga kaluluwa. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. So, yan ang ating talambuhay ni San Juan Maria Vianney. So, later, gagawa tayo ng santo for today at santo ng August 3. Hindi ko nabasa yung kay San Lydia. Sorry po. So, ito ang aral na iiwan sa atin ni San Juan Maria Vianney
Vianney, ayan, alam mo, pagkakapronounce ito, ngayon lang ako kasi nakakapagbasa ng mga ganito eh, promise, ngayon lang ako nakabasa, hindi man lang ako nakapanood ng mga ganito, hindi ko alam paano i-pronounce to ha, basahin nyo na lang dyan sa caption. Ang aral ay, ang pagtitiis ay siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang mga kasamaan ay magbubuhat sa pagtatanggi ng tao ay pagtanggi ng tao sa mga krus. Ang pagtitiis ay siya magbibigay sa atin ng kapayapaan. Ang mga kasamaan ay nagbubuhat sa pagtanggi ng tao sa mga krus. San Juan Maria Vianney. So yan po ang ating talambuhay ni San Juan Maria Vianney. So yun lang po. Ako po si Misiel Kadaldal, proud Roman Catholic. God Jesus bless you. Mama Mary loves you. Thanks for watching. See you tomorrow. Kay Santa Mona. August 5. So see you later. Abangan nyo ang aking bag-backward ako kay Santa Lydia. Later. Thanks for watching.